try something new in the bedroom. Huwag yung routine yung ginagawa ninyo. Dapat nandun palagi ang excitement. Kung kinakailangan ninyong manood ng porn, do it. Kung kinakailangan ninyong gumamit ng mga toys, do it. Huwag kayong mahihiya na mag-suggest sa isa't isa. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo! Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli! Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po ba makahingi ng instant favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag na rin po sanang kalimutan ni like and follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video, is another concerned video po. Ang sabi niya is, Miss Cheryl, yung live-in partner ko, 4 years na kami. Pero 6 times pa lang ako kinain. Matigas sa una, pero pag nasa loob na, lumalambot na. Ano po ang maia-advise mo, sis? Sa pagkain niya sa'yo, no, medyo madalang talaga yun kasi 4 years na kayong magka-live-in, pero 6 times ka pa lang niya tinitikman. Alam niya ba ito? Open ba ang communication ninyo na isa sa concern mo ito? When you say yes, oo, nako-communicate mo sa kanya ito, kaya lang may mga dahilan siyang sinasabi sa'yo. So, importanteng pakinggan mo yung dahilan na yun. Baka may hinahanap siyang amoy. Kayong dalawang nakakaalam niyan. Pero kung hindi niya ito alam na gusto mo, eh palagi siyang bumababa sa'yo, importanteng i-communicate mo yung partner mo. Very important po na napapasaya kayo at nasasatisfy din kayo ng mga partner nyo. Hindi lang sila dapat ang nasasatisfy nyo. So, alam nyo na po kung anong ibig kong sabihin dito sa tumitigas at lumalambot. Kung minsan lang ito nangyayari, possible na dala ng stress, possible din na may mga psychological na mas dapat i-manage at mas dapat pag-usapan. Pero kung palagi na itong nangyayari na sa tuwing nagtatali kayo, eh matigas. Then pag pinasok niya sa loob, eh biglang lumalambot. Possible na nagde-develop na siya ng erectile dysfunction. Kaya very important na pinag-uusapan niyo talaga ito. Remember that talking with your partner is the only way to communicate how you feeling at kung ano yung na-experience mo. Importanteng ma-discuss ninyo kung may discontentment or may boredom na nangyayari sa sex life nyo. Yan yung number one na dapat mong gawin. Communicate and talk with your partner. Number two, try something new in the bedroom. Huwag yung routine yung ginagawa ninyo. Dapat nandun palagi ang excitement. Kung kinakailangan ninyong manood ng porn, do it. Kung kinakailangan ninyong gumamit ng mga toys, do it. Huwag kayong mahihiya na mag-suggest sa isa't isa. Gawa kayo ng mga bagong positions. Gumamit kayo ng mga different entry points. For example, kung dati diretso pasok siya, baka ngayon gusto niya mas matagal mong bigyan siya ng BJ. So, pwedeng subukan yun rin ng anal. So, yun eh kung komportable kayo sa isa't isa. Dapat pareho kayong may gusto ng ginagawa niyo. But of course, nandun din yung curiosity mo na subukan yun. Sa mga toys naman, merong mabibili ka na pang-pump. Pwede niyang gamitin yun doon sa kanyang ari para mas ma-pump yung blood papunta doon sa genitals niya. Pwede rin naman mag-role-playing kayo. So, yung mga ganyang example, sa loob ng kwarto, huwag niyong ipagdamot sa isa't isa. Experiment together. Another thing, mas kumain ng maraming prutas, maraming gulay, and less sa mga fatty, fried, or mga processed foods. Possible po na mag-develop tayo ng mga heart condition, high blood pressure, diabetes, na posibleng maka-apekto sa ereksyon ng mga kalalakihan. Napaka-importante po ng mga kinakain natin sa overall health natin. Kasama na rin dyan ang ating sexual health. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pang babae, meron din po tayong pang lalaki. Another thing, para wag mag-develop ng ED or erectile dysfunction, kailangan i-cut back mo yung alcohol intake mo. Kung dati nakakagawian mo ang madalas na pag-inom, ngayon gawin mong occasionally. Ang heavy alcohol consumption po
ay related po yan sa pagde-develop ng erectile dysfunction. So, higher po ang risk niyan according sa mga study. Kaya, bawasan ang pag-iinom hanggat maaari, kung kayang itigil, itigil na. Another thing, alam niyo po ba na may mga study na ang caffeine ay nakakatulong para sa blood flow para mas ma-improve ito at ma-relax ang muscle that help you get and keep erection. Pero, subukan lang po yung mga black coffee, walang sugar, and caffeinated drinks without sweeteners. Another thing para maiwasan ang paglambot or paghina ni Manoy, ugaliin pong mag-exercise kahit na at least 20 to 30 minutes sa loob ng isang araw. Kapag inactive po tayo sa ating physical, halimbawa hindi tayo nag-exercise, hindi tayo gumagalaw-galaw, may negative effect po yan sa ating erectile function. So, hindi naman na po mahirap yung 20 to 30 minutes para i-improve natin yung overall health natin. Short walk or jog, pwedeng-pwede na po yan. Kung kaya pa, samahan ng squats, samahan ng push-ups, or ng planks. Other thing, bukod sa alcohol, iwasan din po ang paninigarilyo. Nicotine po, makakadamage na ng ating blood vessels. Pag naapektuhan po ang ating blood vessels, maapektuhan po ang effectiveness ng ating nitric oxide. Ang nitric oxide po, yan yung nag-o-open sa blood vessels natin. Pinapayagan na ito yung daloy ng dugo natin na mag-flow easily. E ano ba ang kailangan ng genitals natin para tumayo ito? Diba ang blood flow na maayos? Yung walang bara at tuloy-tuloy na daloy. Paano kung bawas na yung effectiveness nito? Of course, mababawasan din po yung tatag or yung tigas ni Manoy. And last but not the least, make sure nakakakuha kayo ng enough na sleep. Kapag laging kulang po ang tulog natin, naaapektuhan yung magandang daloy or yung circulation ng blood natin sa katawan. Pwedeng mag-cause or mag-develop ng plaque sa ating arteries kung saan dumadaan dyan ang ating blood. At least 6, 7 to 8 hours dapat ang tulog natin kada isang araw. Better na i-manage din po dapat natin ang mabuti ang ating stress kasi isa rin ito sa malaking epekto ng ED or erectile dysfunction. So, may nakuha ka bang tips sa mga napag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan mong ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyong matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!